Yeah, guys, welcome again guys to my channel guys. For Super Francisco, tabal yung mahiwalang kaldero at wali. Ayan guys, tara guys, pagkain tayo guys. Ayan, may isda kami guys. Ayan, may kamatis. Sawsawan na kamatis. At saka may slice na mangga guys. At saka itong gerger. Ayan, kain na tayo guys. Ayan. Tara guys. Ayan lang siya. Kain ng kain lang siya guys. Kaya payad din. Hindi uso diet. Kain ka ng mangga para baka may dumating dito na tao. Basta nakaw ng mangga guys. Parang kalahating lasa, man ito ng wani, alam wani. Kasi kinain natin na maliliit yun. Iba yun. Wanan. Ewan ko kung anong klaseng isda yan. May itim-itim man yan. Ang ganun. Parang piranha nga. Ewan. Tapos may laway-laway. Parang piranha nga. Parang yung kung ba, sabi ko, Afrika nito. Pala. Parang hito ba ito? Parang hito nila dito yan. Kayang ulo niya nalang daan. Tapos ang cutting nila doon, ang ulo, ang yung parang nasa muto na lang sila nakat, yung parang ulo ng aas na lang. Parang bulog, ang mani. Hindi. Yung parang bulog ba ang mani? Halong bulog mani. Hindi pa naku nung kain. Kala ko kayo, yung unang gabi nakain tayo ng KFC. Nakari ako yung nandas. Kala ko bunga nga ko lang. Kagabi nakain, nakuulit ala. Iba nga ng lasa to. Parang mani na bulog halo. Hindi nga masarap yung klase. Yung basal. Alis na rin yung amin yung sana, sila lahat. Iwan daw siya. Ulam nito ng mangga or wani. Naalala ko talaga ng bata kami.
pag umaga. Ito sa puno ng mangga, ang anawan ni. Mas masarap yun. Matamis. Tapos ulam kahit yung parang bagnas-bagnas lang siya, di ba? Ulam ng mangga o ulam niya. Oo, paunahan sa ilalim ng mangga. Pag mayroong kunting hangin lang, mayroon na mahulog. Takbo! Lalo na pag may nag-ulan-ulan. Meron doon sa amin sa loob ng barrio talaga. Yung pagpapuro bata ka na ganyan, may malaking mangga talaga doon kay Lula. Tapos bahay nila dito, bahay din yung Lula ko yan. Gan. Basta mag-ulan gani, kahit maulanan kami, punta kami doon. Magbantay ng mangga. Nagagalit pa rin sila kasi bakit daw hinabantayan mo mangga? Bakit hindi ninyo yan? Hindi sa inyong mangga? Sinalula namin. Sa din nilalula ko. Nilalula ko. Kasi kahit nag-aulan daw, magpunta pa daw kami doon na magtulog ng mangga. Mamaya daw, baka may kidlat ba? Makidlatan kami doon. Nagagalit yung anak ni Lula dyan sa amin. Mayroon kaya ganun? Siyempre, nag-aulan, baka makidlat ba? Hindi mo alam, doon ka sa ilalim ng puno, may kidlat, bigla lang may magkidlat na kuwan. Ayaw mo niya magkain ang isa dito sa kwait. Iwan mo sa kanya. Mati. Baka doon sa kanila, baka yung isda ng saksap pa. Kulang pa sa kanila. Yun siguro sila nakain. Saksap? Mm-hmm. Buti lang po pala sa atin na malaki yung Thai City kay maraming mga isda. Yung kanila sa bukit-bukit talaga sila. Yung siguro sila nakain yung kasi sinabi niya yung tatay daw na huli ng isda yung sa loob ng bato. Ay, yung malansa talaga yun. Pilit-pilit. Gusto nga nila yun. Si matanda nga dito, hindi na nimakalaan na hindi nakain si Osana ng kami. Isda. Sabi niya, pagdating ka, pinatanong, pinakain niya. Maliit naman sa akin, no? Pero matamis. Sa bagay. Ay, natulad ng toyo. Sa kamantika. Kasi nilagyan ng tubig. Huwag kong pasis mo lahat. O, naman nasan ko yan. Yung bagong init, bagong luto pa rin yung kanin, lagyan mo ng tubig, tapos asin. Igo. Kami pa noon yung bitin ba? Slice ng sibuyas, tapos lagay ng tubig, lagay bitin. Ngayon, kain ka, kanin. Higo pa ang tubig. Grabe na. Bago nga. Gugor pa ng luya. Para ang mga tanang luna. Pero ang pamantika ng baboy lang yun, tapos tuyo. Pero kaya ulam na ka, lubong baboy. Ako noon, nabili talaga ko yun yung bottle ng ano ba yun, tampat yun. Lapat siya. Mm. Yung taksin ko yung, ngayon, hala, ang mahal na ng mantika. Mantika lang sa mga panggani o coconut oil, mahal na. Iba na talaga ngayon. Panti na sa mga taksin ko. Mantika, bili ka ng 5, hindi ka pa makakapreto ng isang ng kalahating kilo ng isda. Yung bulat niya, kulang na yun. Hindi na
sa paligid lang ng buwan ka ng taon, may matiga. Grabe pala naman. Isda, pero ano yung tagsubatuhan na ng kilo, kama mo? Samantara mo, tag-uchinta na. 20. Ang bangus, 100, di ba? Tag-20 na lang nabili ng isda. Ngayon, tagsubatuhan din na. Kung mabili ka ng isda, bili ka na lang ng katibaboy. Kanya daw ang blessing ng bahay. Bahay niya. Ganun? Eh di wow. Sabi ko ng akin niya, grabe mo niya naman. Huwag ka mong mag-blessing sa bahay niya. Pero wala siya ibigay sa'yo. Ubus na lang na. Lahat na yung kahapon pinatala ko sa kanila. Break it. Pera na nga na. Sabi ko, kadala mo sa dita. Kasi yung magpamasahe pa siya kunin dyan, eh, kamahin mo lang pamasahe. Ipadala mo si Gita siya kasi buong niya kayo mag-process ng kwan. Ipakuha niya yung kwan in jail. Ang excess nila is 4,000 plus, pero nagpunta sila sa malasakit. Zero-zero. Sabi mo kayo niya, magtanong ka niya ang kukay. Kasi kung hindi kayo, magtanong ka niya, maka yun. Hindi niya siya nag-request na kanina kahapon. Libre lang sa silang maliko ng bayad. Ano ba tingin? Wala lang silang excess. Sabi ko naman ako, hindi kayo niya mag-excess kung magpunta kayo ng malasakit. Pero kung mag-bayad kayo, ay, wala eh, sabi ko. Nagiram na ako ba ang kaya ko? Wala problema. Nagpasanta ko yung alipas niya. Wala mo kong pina. Alas na yung kahapon. Nakiliki. Sama mo, pinapan yung burn ng pata. Tapos pa yung burn pa. Kanina, hindi pa yung burn pa makauwin sila. Tapos pa yung bill meron na yung usahan na bill. Hindi niya 4,000. 4,000 bill yun. Tapos sa nagdating lang para sa kasihan niya. Ang siro-siro yung bill. Ayan guys, tapos na kami guys, makain guys. May natira pang isang kalahati na lang ng isda guys. Parang kung nag-iyan dito kasi parang may singil-singil sa yan. Ewan. Ayan guys, bye-bye. Tapos na kami guys.